Naobserbaha ng Paul Watch Group na lente ang ilang kaso ng pang-aabuso sa government resources ng ilang nakaupong opisyal sa kanilang pangangampanya. Gaya na lang ng paggamit ng government vehicles at employees. Nangangailangan naman ng dagdag na volunteer poll watcher, voters assistance desk at encoder ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting. May report si Mariz Umali. Naghahanap pa ng madagdag na volunteer ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV 2 linggo bago ang pambansang eleksyon. Partikular nilang kailangan ang mga nais maging poll watcher, voters assistance desk o encoder. 500,000 ang target nilang makuhang volunteer para sa eleksyong ito. Napakahalaga po gawa ng yung mga volunteers natin, yan yung gagawin natin. Una, tagabantay ng ating mga balota. Tagasiguro ng ating democratic process ay nasusunod. At pangalawa rin, kasama ng training ng aming mga volunteers, ay yun kung paano sila labanan yung mga misinformation o disinformation. Dahil accredited citizens arm ng COMELEC ang PPCRV, nabibigyan sila ng fourth copy ng election return. Kaya bahagi rin ng tungkulin nila ay masigurong tumutugma ito sa resulta ng electronic election return. Nakipag-ugnayan na raw ang PPCRV sa AFP at PNP bilang bahagi ng paghahanda nila para sa eleksyon. Sa mga nais mag-volunteer, pwedeng tumungo sa pinakamalapit na parokya o mag-log on sa ppcrv.org o ivolunteer.com.ph. Ang poll watch group na Mang Lente, magpapakalat daw ng 4,000 volunteer kabilang ang mga abogado sa Mayo 9 para magbantay sa eleksyon. Ayon sa grupo, aabot sa 28% ng mga community leader ay nakaobserba ng pang-aabuso sa mga government resources habang nangangampanya. Ayon sa Lente, malinaw na political corruption ang paggamit ng mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno sa kanilang resources para magkaroon ng bentahe sa pangangampanya. Karaniwan daw sa nagagamit ay mga sasakyan, infrastruktura at mga tauhan ng gobyerno. Much effort is left to be done in terms of law enforcement. We call on the general public to be more cooperative and vigilant and report instances of state resources, abuse of state resources to oversight bodies like COMELEC, DILG, DSWD and to our organizations. Mariz Umali, GMA News.